kumabanderang balita sa Pilipinas ngayon. Veteran broadcaster Montulfo, rumesbak ng asunto laban sa mag-asawang Raymark at Claudine Santiago dahil sa pambubugbog sa kanya. Pero Raymark at Claudine, dumipensa at magsasampa rin ang kontradimanda. Yung trauma niya sa asawa ko at sa mga anak ko, yun ang hindi ko mapapatawad. Ano nga bang laman ng cellphone ni Montulfo na pinagugatan ng gulo sa Laia? Pagkuha ni Tulfo ng letrato habang nagagalit si Claudine sa isang ground crew. Tama ba? Mga gwardyang nakadyuti nang mangyari ang bugbugan sa Laia, pinagpaliwanag na rin ng PNP. Mga sekyok, may sablay ba? Salpukan naman ang mga presyo. Ilang school supplies, pati na asukal, nagmahal. Presyo naman ng gasolina, nagmura. Sabong naman sa Senado. Impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona muling umarangkada. Senador Edgardo Angkara pinapa-inhibit ng depensa dahil daw sa conflict of interest. Dating magkarelasyong Albi Casino at Andy Eigenman nag-face-to-face sa isang bar sa Makati. Young actor, bugbog sarado paglabas. Pero Andy, dininay na kilala ang mga suspect. Silipin natin ang angking ganda ng Lake Pandin sa Laguna. Mga nagmamando ng balsa, hindi atan kundi mga eba. Sa abroad, bahay na nakabaligtad, dinarayo sa Austria. At dalawang pusang naglalaro ng pikpak, boom! Click sa internet! Isang gabing puno ng balitaan mula sa iba't ibang sulok, hagip bawat anggulo. Ito ang Pilipinas News. Malaking balita ngayon ang nangyaring bugbugan sa pagitan ng mag-asawang Raymart Santiago at Claudine Barreto at sa veteran broadcaster na si Montulfo. Magkokontra-demandahan ang dalawang kampo, pati mga gwardiya na umawat sa gulo, damay din sa asunto. Bakas sa mga pasa sa mukha ng broadcaster na si Montulfo na pumunta sa Pasay Prosecutor's Office kanina. Idinemanda niya mag-asawang Raymart Claudine Santiago at kaibigan nila si Eduardo Tilano ng physical injury matapos siyang pagtulungan bugbugin ng mga ito sa Naiya kahapon. May dagdag na asuntong grave corruption naman kay Raymart dahil pilit doon itong inago ang cellphone ni Tulfo. Ayaw daw sana ni Tulfo na magsampa ng asunto pero tinuloy niya ang demanda dahil sa pinakawalang masasakit na salita ni Claudine nang magkita sila sa airport police station. Sobrang mura. Sabi niya, walang yaka. Kayo pala mga Tulfo brothers, mga abusado. Nag-umpisa ang gulo dahil sa pagkuha ni Tulfo ng litrato ni Claudine habang tinatalakan ng isang ground crew. Nagalit nito dahil hindi nakarating ang kanilang mga bagahe mula Katiklan. Noong unang araw, hindi inakala ni Tulfo na si Claudine ang babaeng kinuhanan niya. Ang tingin ko sa artista, sexy. Maganda yung mukha pero mataba siya. Tabad siya siya. Marami sigurong kinain. Hirit pa ng kolumnista sa mag-asawa. Yung pinakikita ninyong kagandahang asal at kagandahang loob sa harap ng kamera, hindi pala totoo yan. Yung mga maliliit na tao, igalang ninyo dahil may mga dignidad din yan. Bukod kina Raymart at Claudine, kinasuhan din ni Tulfo ilang gwardya. Sa halip na awatin, hinawakan pa ako. Mayroon pa atang mga gwardya na sumali sa pagsipa sa akin. Dumistansya naman ang Cebu Pacific sa nangyaring gulo. Kinumpirma nila ang dalawang ground attendant na nakaranas muna ng verbal abuse mula kay Claudine. Humingi rin sila ng sorry sa pagkakamali sa bagahe. Naanilay na balik na raw kina Raymart at Claudine. Nasabihan naman namin sila nung pagdating na dito sa Manila na na-offload yung bagahe nila. It's because of safety reasons. Matapos magsampa ng kaso, diretso sa Tulfo sa kanyang programa sa radyo sa DWIZ. Nakahawak sa akin ang leg. Na-choke ako eh. Sa tanang buhay ko ngayon ako na-choke. Dumani siya sa doktor kanina para ipacheck up ang kanyang mata. Na-operahan kasi nung nakaraan taon si Tulfo dahil sa sakit itong pteridium na dulot ng overexposure ng mata sa araw. Mon Gualvez, News 5. Instant hit sa YouTube ang video ng umano'y pambubugbog ng kampo ni Claudine at Raymart Santiago kay Montulfo. Pero ang depensa ng mag-asawa, nauna raw kasing sinaktan ng kolumnista si Claudine.
Ito ang cellphone. Ito ang laman na kuha ng telepono. At ito ang swelas ng sapatos na sinasabing pinagmulan nito. At nito. Sa video ito na in-upload sa YouTube, makikita ang isang lalaking nakapink. Kinilala siyang si Eduardo Atillano na isa raw sa mga kaibigan na mag-asawang Raymart Santiago at Claudine Barreto. Isang babae ang nakapink din na sinasabing si Claudine. Nasa eksena rin ng ilang sekyu. Lumusob ang lalaki nakapink para sa kulohan na nakikipagsuntukang lalaki na nakasuot ng gray na t-shirt. Si Raymart Santiago raw ito. Nakisuntok na rin ang lalaking nakapink. Ang pinagtutulungan nilang lalaki na nakapink at tsaleko ay ang kolumnista at broadcaster na si Montulfo. Sa kabila ng pagsugod ng dalawa, nagawang patumbay ni Tulfo ang lalaking nakapink. Tuloy naman sa pag-atake si Santiago na hindi maawat ng mga sekyu. Maya-maya, nakaikot si Santiago sa likod ni Tulfo at dito na niya sinakal si Tulfo. Sa puntong ito, pinaulanan na si Tulfo ng suntok na nakapink na lalaki. Sa background, maririnig ang umanoy si Raymart na nagsasabing, "Sige, sige." Pati ang babaeng nakapink na sinasabing si Claudine, nakisuntok na rin. Dinaganan pa ni Claudine ang nakahiga ng si Tulfo. Ang isang medic na ito, nakatayo lang at di man lang umawat. Hindi naman maawat si Claudine ng mga tao. Makalipas ang ilang segundo, naawat din ang mag-asawa. Sa background, maririnig ang sinasabi umano ni Santiago, "Hindi pa ako tapos at huwag niyo ako hawakan." Isa pang hindi nakikilalang lalaki ang nahuli sa video na humabol pa ng hampas sa mukha na nakaupong si Tulfo. Buti na lang, naawat siya ng gwardya hanggang sa tinulungan na nakagreen na ito si Tulfo para makatayo. Pero si Santiago, sinundan pa si Tulfo hanggang sa makalabas ito ng counter. Dito maririnig siyang kinukuha ang kamera ni Tulfo. Kwento ni Tulfo, ang picture sa cellphone niya ang punot dulo ng gulo. Kinunan daw kasi niya ng litrato si Claudine na nagwawala dahil di makita ang bagahe. Kinukuha niya akong cellphone. Hindi ko ayokong ibigay sa kanya. Kaya inaitulak ko siya. Pero giit ng kapo ng mag-asawa, ang kolumnista ang pasimuno ng away. Tinanong ko, ganito ang pagsasabi, "Sir, ano po ba yan?" Bigla ako sinuntok. Sinita raw ni Claudine si Tulfo kaya siya naman ang sinaktan nito. "Bakit ka nanununtok? Sumisigaw na akong ganun. Tapos, tinadyakan ako ng dalawang beses sa pa, sa legs. Ito yun. Ito yun." Napakita ni Claudine. Ipinakita rin ni Claudine ang sugat sa kaliwang hita na dahil raw sa tadyak na ibinigay ng kolumnista kaya nagsimula ang gulo. Pero kung susuriin ang video, makikita ng kasagsagan ng gulo na walang tama ang hita ng aktres. Nagawa pa nitong pumunta sa likuran ni Tulfo. Tanong naman ni Tulfo na isang third dan black belt sa Aikido. Kung totoong sinipa niya si Claudine, bakit nakatayo pa ito?